Hello guys! Welcome back to our channel. For today's video, ang ipi-feature natin ay ang ating mga ghost plant. Ayan, pinaka-mother plant ko na to guys. Ito lang yung common name or kilala sa tawag sa kanya kasi yung scientific name niya ilalagay ko na lang dito. Actually, madami na akong ghost plant guys na dito nang galing sa pinaka-mother plant na to. Mga bare months ko siya nabili before 2018 at marami na rin akong na-propagate sa kanya. Isa na dito yung, ayan sa gilid natin, 3 leaves lang siya before guys nung ipinropagate ko sa isang pot na mahaba. Kasi sa pot siya na mahaba nakalagay dun sa color orange. Nagkita ako sa Pinterest guys na maganda siya katagalan kasi yung kanyang leaves or stem ay magiging katulad nito na lalaylay siya or bababa siya doon sa pot niya. So, ayan guys, sobrang kapal nito before. Pero ngayon, binawasan ko na sila ng binawasan ng stem and then itinusok, pinamigay. Marami na rin akong nabigyan ng aking ghost plant. Ito, isa rin siya sa aking huling na propagate. Hindi siya mahirap i-propagate guys. Sobrang dali lang. Kaya lang, hindi ako umu-order guys ng ghost plant sa Benguet. Yun yung madalas kong sinasabi sa inyo. Kasi madali siyang malagas yung leaves niya katulad ni na Choco Moonstone. Pag nadikitan nyo lang to guys, natatanggal agad kasi sobrang crispy ng leaves niya or nung pinaka dulo ng leaves and stem niya. Hawakan mo lang siya, malalaglag na. Ayan oh, pumuputok na siya. Madali lang siya. So ito, dito tayo sa bottom. Ayan. Ganun siya kadali guys pag nadikitan lang ng ibang pot, nalalaglag siya. Kaya ang ginagawa ko sa mga ito, pinapatong ko lang siya sa kanilang mga pot din. Actually, hindi siya inaasahan na mapopropagate ko siya ng ganyan kadami. Pakita ko sa inyo guys ha. Ayan, 3 leaves lang siya guys. And then, ang nangyari, kada nalalaglag yung kanyang mga leaves, pag nasasagi-sagi ko guys, pinapatong ko lang siya dito. At ayan na, tumutubo. And then, eto, nalagas kasi pinulsan and drain ko siya. Ayan o. Ito guys, ang ginawa ko, pinapagpag ko lang siya dyan. Tapos, ikakat ko siya dito mamaya. Pagdating sa sun exposure ng aking mga ghost plant guys, naka full sun and rain na po siya. Ito guys, kahit siya nasa tapat siya ng net or pinaka greenhouse ko, dito pa rin saktong sakto sa kanya yung araw. Ito, naka full sun din siya before. Kaya lang, iniligay ko na siya sa full filtered sun. Kaya ganyan o, parang maliliit yung leaves niya at matataba yung leaves niya, oo, pero mas mataba at mas malalaki yung andito. Kaya ko naman siya inilagay sa full filtered sun, or ano ba yung tinatawag na full filtered sun, yung para siyang may shade sa ibabaw ng sa taas, or may net sa taas, hindi siya nakadirect sun, yung todo-todo talaga yung araw sa kanyang walang takip. Siya, may net siya, dito siya nakalagay sa aking greenhouse. Kaya ko naman siya inilagay dun guys, kasi ano, hindi white yung kanyang pot. At parang perfect din kasi to guys doon sa kanyang lalagyan doon. Kasi yung mga katabi niya dito sa aking greenhouse ay mga nakaklamp siya. Ito naman, nakalagay siya sa full sun. Katulad nung isang napamigay ko kasi guys, humihiga siya tapos nagkakaroon siya ng bagong dahon or leaves dito. Tapos yan, diyan na mag-i-start yung kanyang pagkaklamp katulad nito. Meron din dito guys na mga dry na yung kanyang stem sa sobrang tanda. Kaya ang ginagawa ko, pinapatong ko na lang siya or binabaon ko na lang siya. Inililipat ko siya sa isang pot. Katulad nito, nalaglag siya kasi sobrang tanda na nung kanyang stem. Kaya napuputol na siya. Pero hindi siya ano guys, stem rot. Kasi merong mga stem rot guys na matigas. Meron namang sa sobrang katandaan, nalalaglag na lang siya. Katulad nito. Ayan. Ang gagawin ko dito, ipapatong ko na lang siya sa isang pot and then paparamihin ko, gagawin ko, ipapaklamp ko ulit siya katulad na mangyayari dito. Ayan. Iba-iba guys yung klase ng ghost plant. Parang 3 variety yata yung ghost plant pero ito lang yung meron ako. Meron akong gusto na yung color pink siya talaga tapos yung tip niya patusok. Kasi sa mga plants group, meron doong mga iba-ibang klase ng ghost plant. 3 klase ata yun. So, isang klase lang yung meron akong ghost plant. Actually, kailangan ko na siyang iripat. Kasi sobrang laki na niya dito at gusto ko na siyang palitan ng soil. Speaking of soil, guys,
ang soil mix na ginamit ko dito before ay loam soil and pumice kasi isa siya sa nauna kong succulent na inaalagaan na or inalagaan or kinulek. Di naman siya dito nakalagay guys, nakalagay lang siya doon sa 3x3 na color white na paso. Ganyan na siya, nakalaylay na siya doon sa kanyang pots. Kaya ang ginawa ko, tinanggal ko lang tapos iniripat ko, dinagdagan ko ng soil. Pero eto guys ay tatanggalin ko na siya. Mag-iisip ako kung saan ko siya ilalagay, pero maganda rin siya nang nakahang. Bigla na naman ako na-excite guys kasi wala akong planong mag-ano ngayon, mag-vlog kasi pag Saturday or Sunday, meron akong day off ng isang beses sa isang linggo, Saturday or Sunday yun. And then ang ginagawa ko dun, sumasagot ako ng mga comments nyo sa YouTube, sa page ko, pero pasensya na guys kung ano, hindi ko nasasagot lahat sa sobrang dami. Pero iniisa-isa ko yan guys, grabe. Ang dami nilang talaga ngayon. Kaya hindi ko agad matapos-tapos yung mga reply ko sa inyong lahat ng isang araw. Minsan inaabot ako ng 2 to 3 days bago ko kayo makompleto. Pero nadadagdagan pa rin siya. So thank you so much sa panonood sa ating vlog. So kung di naman dahil sa inyo, hindi naman lalaki yung ating vlogs or ang ating channel. Kaya dahil dyan guys, mag-a-upgrade na tayo ng camera kasi simula umpisa hanggang ngayon, yung phone ko yung ginagamit ko para makapag-film or para gumawa ng video. So, syempre, ngayon, kailangan na natin ng camera kasi dumadami na yung ating subscribers, marami nang nanonood sa atin para maganda na yung ano, quality ng video natin. Hindi naman sa pag-aano guys, dun sa mga gumagamit ng cellphone. Kasi yung akin guys, hindi naman siya phone na ano, iPhone 11 na talagang pwede na siyang gawing pang vlog or pang vlogging camera na. So shout out po kay Sir Randeray Amarile kasi siya po yung magkakanbas ng camera natin. Hindi tayo makakalabas basta-basta ng bahay kasi naghihigpit na naman po dito sa place namin. Pag nakakanbas na siya, so bibili na natin yon. So thank you po Sir Randeray Amarile at nanonood ka din po pala ng vlog ko. So, pagdating naman guys sa fertilizer ng ating mga ghost plant, ang ginagamit ko lang sa kanila ay Osmocote. Laging Osmocote or cow manure yung ginagamit sa kanila. Hindi pa ako nag-a-upgrade sa ibang fertilizers pero marami pa dyang fertilizer na po pwede sa ating mga plants or lalo na sa ating mga cactus and succulents. Ito guys ang difference ng full sun and naka-bright shaded lang siya. Pag naka-full sun guys, ang ating mga ghost plant, since may farina siya, nabanggit ko sa aking vlog or nababanggit ko sa aking vlog na yung farina ng ating mga ghost plant ay makapal. Ayan guys, sobrang white na white niya. Hindi siya katulad ni Sedum Adolphe at ni Darly Sunshine na medyo manipis yung farina. Pag naka-full filtered sun siya, makapal yung farina niya. Pero pag naka-full sun siya guys, numinipis yung farina ng ating mga ghost plant. So, bakit ba may farina yung ibang succulents, yung iba naman wala? Kasi guys, doon sa may mga farina na succulents natin, yan yung nagsisilbing protection nila pag nakaka-receive sila ng too much sunlight or sobrang init sa summer. Kaya lang, ang tendency guys, pag naka-full sun ang ating mga ghost plant, ayun nga, numinipis yung kanilang mga farina. Eto, ibibigay ko ulit sa inyo yung example ng farina. Nakikita nyo ba yan? White na white yan. Pero pag ginawakan mo, ayan, may nabubura. Wag na wag nyo guys, tatanggalin yung mga farina ng inyong mga ghost plant ha. Or dun pa sa ibang mga succulents nyo na may farina. Meron akong mga na-receive sa aking page. Nag-message sa akin doon na tinanggal nila yung farina. Akala nila dumi yun or alikabok ng kanilang mga plants. Pero palagi ko guys sinasabi sa inyo or nagsasawa na ba kayo sa paulit-ulit kong pagsabi sa inyo na huwag niyong gagalawin. Hanggat maaari guys, yung inyong mga succulents sa may farina, huwag niyo siyang hawak-hawakan kasi nakakadumi siya tingnan pag ano, hindi buo yung farina niya sa leaves. Nakita niyo ba yung difference niya guys? Ito yung tinanggalan ko na ng farina, tapos ito yung may farina. Tingnan niyo. Ayan, see? Makikita niyo para siyang may alikabok. Naglalagay ako ng cow manure pag ang isang succulents or lalo na sa mga cactus natin, hindi naman siya mag-iiba yung color pag na-stress. Katulad ng aking mga donkey tail, di ba green lang siya guys? Pag in-stress mo naman siya, hindi naman siya mag-iiba ng color na katulad nung iba. Basta, ang lalagyan nyo ng cow manure guys ay yung mga succulents nyo na kahit i-stress nyo siya or kahit
i-full sun nyo siya, hindi siya mag-iiba yung color. Green lang siya. At konti lang yung ilalagay nyo guys, parang dakot lang. Tapos ibudbud nyo lang doon sa lalagyan nyo. Let's say na ang itatanim nyong plants ay 10 pieces. Dadakot lang kayo ng durog na cow manure. Ako inahawakan ko yun guys kasi pupuyo ng baka at kalabaw. Pero damo naman yun guys. So hugas-hugas na lang after. Ay hindi ko pala nabanggit sa inyo guys na ang gamit ko na sa kanila ngayong medium ay 70% pumice, 30% vermicast na hinaluan ko lang siya ng carbonized rice hull. Yun na guys, yun yung DIY ko na ginagawa na medium para sa kanila ngayon. At gustong-gusto nila yun guys. Ayan, lumaki na siya. Pagdating naman sa kanilang mga insects guys, mealybug ang meron sa kanila. Hindi sa leaves sila nagkakaroon ng mealybug. Dito sila nagkakaroon sa kanilang mga roots na nakalagay sa stem. Kung makikita nyo guys, ayan, ang dami niyang roots na color brown. Tapos may mga lumalabas-labas pa rin siya dito. Katulad ng ginagawa ko sa iba, spray ng organic fungicide. So, bakit ba organic fungicide yung ginagamit ko sa aking mga plants? Kasi, yung organic fungicide guys ay hindi siya ganong katapang at hindi siya nag-iiwan ng ganong kalalang white spot sa kanilang mga dahon. Kasi guys, pag gumamit kayo ng 7, detain, di ba napapansin nyo, pag na-sprayan nyo sila or binabad nyo sila sa detain or 7, pag natuyo yan, ang daming marks na mga color white, yun yung mga chemicals na dumidikit sa kanilang mga leaves. So, etong organic fungicide guys, pag inusprayan ko, nag-iiwan lang siya ng konting-konting white spots. Ayun, hindi sakit guys yung white spot na katulad nung mga fungus na nagkakaroon siya ng dark spots or black spots sa ating mga sa ating mga plants ha. Ano 'yon? Chemical 'yun guys yung mga white spots na 'yon. Pagdating naman sa mga flower nila, hindi pa ako nagkikita ng flower ng aking ghost plant ever since. Mabilis lang dumami yung ghost plant at mabilis silang ipropagate. Pagpo-propagate na ginagawa ko dito is always through leaves or through cuttings. Ito, nalaglag siya. Sa sobrang katandaan niya, guys, ayan, wala namang siyang rot. Pero itutuso ko na lang siya sa dry na soil. Saka ko siya ilalagay sa shaded area muna ng 2 weeks. Saka ko siya didiligan after 1 week ng pagkatanim ko sa kanila. Saturday ngayon. Itinanim ko sila ngayon, so next Saturday ko na sila didiligan ng 20 to 30 ml sa kanilang pot. Depende sa laki ng pot yan. Yung iba guys, sinasabi nila pag nag-order sila ng ghost plant sa Benguet, ayan guys, namamatay. Kasi karamihan ng mga ghost plant na nabibili ko through Benguet ay ano siya, bata pa. Or madali pa siyang maano yung stem niya. Madali pang maputol, magkasugat yung stem niya. So, eto guys, noong na-stable ko siya, pagkabili ko, ilang peraso nga lang yung natirang daon dito eh. Nung na-stable ko siya, saka ko siya kinuhanan ng mga leaves. Kasi nung time na, nagpo-propagate ako ng ghost plant, ng black prince, ayan, dyan ako na-addict nung time na yon. 2019, nagtatanggal ako ng mga leaves sa kanilang ilalim or sa bottom part. Para yun yung mas matanda, mas mabilis siyang magkaugat, magka-leaves, and lumaki. Katulad nga nito, lagi ko sasabihin sa inyo, doon sa mga gusto nyong i-propagate through leaves, lagi kayong kukuha sa bottom part nila. Dito sa ilalim, ha? Huwag sa gitna, huwag sa ibabaw. Dito lagi. So, mamaya guys, itatanim ko na siya. Hindi ko na siya ipapakita sa inyo kasi hahaba yung ating video guys pag pinakita ko kung paano sila itanim. Ipapakita ko ulit sa inyo yung na-propagate ko na ghost plant. Ilan na lang kasi sila guys. Ito lang yon at saka yung iba na pamigay ko na yung mga na-propagate ko. Nakatapat sila sa greenhouse ko pero hindi sila gumagamit ng greenhouse. Dito lang talaga sila naka-direct sa sun at saka sa rain. Ilang months ko na rin sila guys na nilipat dito, nilipat sa kabila. Pero mas gusto ko na sila dito kasi sobrang taba naman nila. At kung napapansin nyo guys, walang mga roots sa kanilang mga stem kahit sa matataas na roots. Wala talaga guys, 'di ba? Hindi katulad dun sa isa kasi eto guys ay sagana sa rainwater. Lagi sila diyang nauulanan kasi dito sa amin madalas nang umulan. Hindi katulad nitong aking mother plant na madami siyang mga ugat-ugat sa kanyang stem. Ayan. As in guys, ang dami oh.
So, ayun lang guys, ang aking vlog for today. So, nakaabot tayo bago pa magdilim at paulan na din. Pero, bago tayo mag-end ng vlog, syempre magsha-shoutout muna tayo kasi yan yung hinihintay nyo. Shoutout po kay April Joy Galante ng Lucena City. Hello po! Kay Shell Plant, kay Ligaya Christine, kay G. Estrera, kay Christian Kalumpang ng Cebu City, kay Eva Toscano, kay Mamshi Cindy, kay Alema Alcansare, kay Mamshi Gimsky or Jimsky, kay Tracy Espiritu, kay Juleng ng Tagum City, Davao del Norte, kay Charmaine Santiago, kay Juliet Sayago ng Minglianilla, Cebu, kay Renato Concepcion ng Pandi, Bulacan, kay Lance V, kay Rihanna Reyes at kay Yummy Sweets by R&B ni Ate Rowena. Hello po sa inyong lahat and that's it for today's video. I hope you enjoy watching. Don't forget to give it a thumbs up if you like it. Subscribe to my channel, Ken Candelara, if you want to. And also click the bell para ma-notify kayo pag may mga bago akong uploads. Thank you and see you on my next video. Bye!